Ako'y sinilang sa isang bayan ng Cotabato. Marso 30, nagprotesta sa Kinapawan City ang mga magsasaka ng North Cotabato na biktima ng tagtuyot na dulot ng El Nino. Wala na silang makain. Ang kanilang lupa, bitak-bitak, ay hindi na matamnan. Ang kanilang panawagan, tulong ng gobyerno, bigas na makakain hanggang makaraos sa El Nino. Abril 1, imbis na bigas, balang ibinigay sa mga magsasaka. Dalawa ang patay, mahigit 10 ang sugatan. Nasa mahigit 70 ang iligal na inaresto at ngayon ay kinakasuhan. Matindi na nga ang kagutuman at kahirapan ng mga magsasaka, ginawan pa sila ng kawalang katarungan. Mayo 1, pandaigdigang araw ng uring manggagawa. Isang buwan pagkatapos ng pamamaril at pagpatay sa mga magsasaka sa Kinapawan, sumama tayo sa protesta. Igiit natin ang bigas at ang katarungan para sa mga magsasaka. Ipakita natin ang paglaban sa kagutuman, kahirapan at panunupin. Mayo 1, 2016. Para sa mga magsasaka ng Kinapawan, para sa mga manggagawa sa buong bayan, sumama tayo sa protesta. Mga kababayan, ngayong Mayo 1 ang huling Labor Day ni Pangulong Noynoy Aquino. Hindi bumuti, bagkos sumahol ang kalagayan nating mga manggagawang Pilipino. Ang ating sahod, lalong binarat, kulang na kulang sa pangangailangan ng ating pamilya. Lalong naging malinaw, wala ng minimum wage sa ating bayan. Sa karamihan, ang nasusunod ay kung anong sahod ang gustong ibigay ng mga kapitalista. Mas dumami ang mga manggagawang kontraktual. Mababa ang sahod, ninanakawan ng benepisyo, sinisibak sa trabaho kada 6 na buwan at hinahadlangang mag-union. Ang mga nag-uunyon, sinisisante. Ang mga nagwawelga, dinadahas kasabuat ang gobyerno. Ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa, garapalang binabaliwala. Kaya gaya sa Kentex at ibang pabrika, maraming namamatay na manggagawa. Mga kababayan, ngayong Mayo 1 ang huling Labor Day ni Pangulong Noynoy Aquino. Hanggang ngayon, walang pagbabago. Gutom ang obrero sa ilalim ni Aquino. Kaya naman sumama tayo sa protesta. Patuloy lang sasahol ang ating kalagayan kung hindi tayo magkakaisa at kikilos. Kung hindi tayo magsasama-sama at lalaban. Isigaw natin ang ating mga panawagan. Sahod, trabaho at karapatan. Ipaglaban. National minimum wage na 750 pesos kada araw para sa mga manggagawa at 16,000 pesos kada buwan para sa mga kawani. Ipaglaban. Labanan ang kontraktualisasyon. Ipaglaban ang karapatang mag-union. Ipaglaban ang kaligtasan sa lugar ng paggawa. Mayo 1, sumama sa protesta. Nasa ating pagkilos ang pagbabago ng ating kalagayan. Balita mga kamanggagawa, wala ng minimum wage sa ating bansa. Meron pa raw, sabi ng gobyerno ayon sa batas. Pero ang totoo, wala ng minimum wage. Wala na. Mula 1989, binasag ang minimum wage sa ating bansa. Ginawang kada rehiyon, kada probinsya, at maging kada bayan ang pagtatakda nito. Maraming kapitalista ang nakakalusot sa hindi pagbibigay nito. Sa maraming lugar, matatanggap lang ang minimum kung magtatrabaho ng 10 oras o higit pa tayong mga manggagawa. Ano ang ibig sabihin nito? Lalong binabarat ang sahod nating mga manggagawa. Ang sahod na ibinibigay ng mga kapitalista, iyong batay lang sa kagustuhan nila. Lalong naglulubog sa kahirapan, kagutuman at pagkakautang ang ating mga pamilya. Habang ang mga kapitalista, lalo na iyong malalaki, ay lalong lumulobo ang tubo at yumayaman. Mga kamanggagawa, hindi kusang ibibigay sa atin ang minimum wage. Ilang dekadang ipinaglaban niya ng mga ninuno nating manggagawa. Tagumpay ito ng ating paglaban. Pero ngayon sa maraming patakaran at batas ng gobyerno, binawi na ito sa atin.
Kailangan nating ipaglaban national minimum wage sa halagang 750 pesos kada araw para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kakapit-bisig natin ang mga kawanin ng pamahalaan sa paglaban para sa national minimum wage na 16,000 kada buwan. Kailangan nating ipaglaban ang pagkakaroon ng national minimum wage. Proteksyon natin ito sa todong pagsasamantala ng mga kapitalista. May mga batayang pangangailangan, dignidad at karapatan tayong mga manggagawa. Hindi pwedeng binabaliwala ang mga ito para lang patuloy na mapalobo ang tubo ng mga kapitalista. Para makamit natin ito, kailangan nating magkaisa at kumilos. Kailangan tayong lumaban at mag-unyon. Mga kamanggagawa, ipaglaban natin ang national minimum wage, 750 pesos kada araw. Mula Luzon hanggang Mindanao, ito ang ating sigaw.